Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang umagang iyon, kasabay si Susan na mag-agahan ng pamilya Herrera. Kahit mahirap at masasarap ang nakahain sa hapagkainan, tila hindi niya malasahan ang mga iyon dahil panay ang tingin ni Chris sa kanya na nasa kabilang panig ng mesa. Ramdam niya na hindi talaga siya tanggap nito. Parang hindi siya gustong makasabay nito sa pagkain. "Kain ka lang ng kain, Susan." Nakangiting wika ni Tita Lira na katabi niya. "Huwag ka nang mahiya, iha. Sanayin mo ng sarili mo rito." Sabi naman ni Tito Carlos na nasa kabisera. Nginitian niya ang mga ito. Araw-araw ay magiging ganoon kaboring ang pagkain niya ng almusal. Kapag kasama niya sa almusal si Naboji at Lola Salome, kahit pandesal at keso o peanut butter lang ay solve na sila dahil may kwentuhan at tawanan habang kumakain sila. Ganoon pala sa hapag ng mayayaman at edukadong tao, hindi gaanong nag-uusap. At hindi niya gusto ang ganoon. "Siya nga po pala, uuwi na po ako mamaya." Aniya. Malamang ay nag-aalala na sa kanya si Naboji at Lola Salome dahil hindi siya umuuwi ng nagdaang gabi. "Uuwi?" Ani Tito Carlos. Tumingin ito kay Tita Lira. "Susan, pupunta ka lang sa dating tinitirahan mo para magpaalam sa mga kasama mo at kukunin ang mga gamit mo, diba? Sasama ako sa'yo. Magpapahati tayo kay Raul." Ani Tita Lira. "Hindi po, Tita Lira. Uuwi na po ako roon." Napagdesisyonan na siyang i-give up ang pagkakataong maranasan ng pagiging mayaman. Kahit napakasarap ng tulog niya sa malambot na kama sa loob ng isang maganda at mabangong silid, kahit mukhang napakasarap ng mga kakainin niya araw-araw sa mansyon na iyon, hindi pa rin siya nararapat doon. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Chris. Siguro ay natuwa ito sa narinig. "Pero iha, hindi ka namin pwedeng pabayaan." Ani Tito. "Carlos, gusto naming tulungan ka." Tumikim si Chris. "Huwag yun na siyang pilitin kung ayaw niyang tumira dito." Napatingin sa Lerito. "Pwede niyo naman siguro siyang tulungan nang hindi siya nakatira dito." Patuloy pa nito. "Pero gusto kong narito siya para nagagabayan ko siya." Kontra ni Tita Lira. "Marami ka pong plano ng papa mo para sa kanya. At gusto ko na nandito siya para mapadali ang mga plano namin sa kanya. Gusto ko siyang i-enroll sa isang home study program para makakuha siya ng high school diploma. At pagkatapos ay ikukuha ko siya ng private tutor para maturuan siya. Pag-aaralin namin siya sa kolehiyo pagkatapos." Nasurpresa siya sa narinig. Hindi niya akalaing may ganoong mga plano para sa kanya ang mag-asawa. Gusto nga niyang bumalik sa pag-aaral at makapagtapos. Hindi man sumimangot si Chris upang ipakita ang disgusto sa narinig, halata pa rin niyang hindi nito nagustuhan ang mga sinabi ng ina. "You might want to adopt her legally afterwards." Nahimigan niya ang sarkasmo sa tinig nito. Hindi talaga siya gusto nito. Pues, hindi rin niya gusto ito. "Antipatiko? Sungit?" Ngumiti si Tita Lira. "No! No, iho. We won't adopt her legally. There's a better way to make her a real part of this family." Kumunot ang noo ni Chris. Siya man ay ganun din. Hindi kasi siya masyadong nakakaunawa ng Ingles. Lalo na kapag mabilis ang pagkakasabi niyon. "Ang ibig sabihin?" Tumango si Susan kay Boji na tila sadyang ibinitin ang sinasabi. Ikuwento niya rito ang mga nangyari ng nagdaang araw, ang tungkol sa pamilya Herrera na gustong umapon sa kanya. Ipinahatid siya ni Tita Lira kay Mang Raul sa bahay na tinutuluyan niya. Hindi na sumama ito, ngunit sinabihan siya na pupuntahan niya ito makalawa upang malaman ang kanyang desisyon, kung babalik siya sa mansyon o hindi. Nagtatalon si Boji. "Mayaman ka na, Susan! Parang nakajakpat sa loto." Sumimangot siya. "Hindi rin. May kontrabida sa mansyong iyon. Hindi niya ako gusto ron. Sigurado ako, magiging api-apihan ako roon kapag wala sina Tita Lira at Tito Carlos." "Tingnan mo nga naman ang pagkakataon.
si Mr. Poging Sungit pa na nakilala natin. Sana siya na lang ang ka-love team mo. Love teamin mong mukha mo, Rian. Napakasama nga ng tingin sa akin ng lalaking iyon. Manluloko at magnanakaw ako para sa kanya. Kailangang matubusan natin ang bracelet ni Nanang. Kapag nalaman ni Chris na isinanla natin yun, lalo niyang iisipin na manggagancho nga ako. Kailangang mapatunayan ko sa hambog na yun na hindi talaga ako masamang tao. Kinapa niya ang pera sa kanyang bulsa. Bago siya umalis, ay lihim na inabutan siya ni Tita Lira ng panggastos daw niya habang nagdedesisyon siya. Namangha nga siya nang makitang tigi 1,000 inabot nito. Tinanggihan niya iyon nung una, ngunit napilitan siyang tanggapin iyon nang sabihin itong magagalit ito sa kanya kapag hindi niya ihintinanggap. Wow! Ang laking pera niyan ah! Bulalas ni Boji nang ilabas niya ang pera. 5,000 pesos iyon. Ibinigay ni Tita Lira, panggastos ko raw at pantubo sa bracelet ni Nanang. Ipinagtapat niya kay Tita Lira ang nangyari tungkol sa pulseras at naunawaan naman siya nito. Sinabi pa nga nito na marahil ay itinadhana ng langit na mawala ang pulseras at napulot nila iyon para madalaw niya ang mga magulang niya at matagpuan siya nito na at asawa nito. Imaginin mo, Susan, kung titira ka roon, hahawa ka ng mas malaking pera, makakakain ka ng masarap na pagkain, at napakalaki ng mansyon nila, sabi mo, ang saya ng ganoon. Masaya nga, siguro, kung wala lang kontrabida. At saka, nakakahiya rin kina Tita Lira. Kahit pa sabihing matalik na kaibigan niyo ng nanay ko, hindi pa rin nila ako obligasyon. Ay, tangi, nagpapakipot ka pa. Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na ang gustong mangyari ng mga sosyal na yun. Ayaw mo nun, hindi ka na mag-aamoy ebak sa pagtatrabaho. Kahit hindi ka na kumayod, makakakain ka at may matitirhan ka. Makakapag-aral ka pa. Maging praktikal ka, Susan. Minsan lang dumating sa buhay ng isang tao ang ganyang swerte. Samantalahin mo na dahil baka hindi na maulit pa. At saka, sila naman ang mapilit na ampunin ka eh, hindi naman ikaw. Natupad ng pangarap mong yumaman, Susan. Huwag mo nang pakawalan ang pagkakataong to. Hindi dapat tinatanggihan ng grasya. Naisip niyang tama ito. Baka kapag tumanggi siya sa grasya ay magtampo na sa kanya iyon at hindi na siya balikan. Iyon na nga siguro ang katuparan ng pangarap niyang yumaman. Pero hindi lang naman si Chris at ang kanyang hiya ang iniisip niya, kaya nag-aalangan siyang tanggapin ang inaalok ni Tita Lira. Pero may iwan ko kayo ni Lola Salome. Huwag mo kaming intindihin. Nabubuhay naman kami noon kahit wala ka pa rito. Ayos lang kami. Hindi namin gustong maging hadlang sa mga pangarap mo. Parang gusto niyang maiyak sa isiping mas inaalala pa siya nito kaysa sa sarili nito. Napamahal na ito sa kanya. Para rin niya itong kapatid. At para na rin niyang lola si Lola Salome. Kaya mahirap din para sa kanyang iwan ang mga ito. At saka kapag nandoon ka na, maaambunan mo rin naman kami ng grasya ah. Ngumisi ito. Kapag marami ka ng pera, syempre, bibigyan mo rin kami ni Lola. Alam ko namang hindi mo kami matitiis eh. Tama nga naman ito. Mas matutulungan niya ang mga ito kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral. Magkakaroon siya ng magandang trabaho at makakapag-aral pa si Boji. Masusustentuhan din niya ang mga pangangailangan ng mga ito. Pero paano ang kontrabida? Tanong niya. Huwag kang magpa-apekto sa kanya. Hindi mo naman kasalanan na gusto kang tulungan ng mga magulang niya eh. At saka, ayaw mo ba nun? Habang nandoon ka, magkakaroon ka ng pagkakataon para mapatunayan sa sungit na yun na hindi ka talaga masamang tao. May punto ito. Dapat nga niyang patunayan kay Chris na hindi siya tulad ng iniisip nito. Kung may pagkakamali man siya, hindi ibig sabihin niyon ay masamang tao na siya. Nakakatuwa na isang bata pa ang nagpamulat sa kanya ng mga bagay-bagay tungkol sa ginagawa niyang pagdidesisyon. Ngumiti siya at hinila ito. Tra, bili tayo ng fried chicken. Nagtatalon naman ito sa tuwa. Nanang, tawag ni Susan kay Yaya Minda nang makita niya ang matanda na nakatayo sa porch pagbaba niya ng kotseng sumundo sa kanya upang maihatid sa mansyon. Nalaman nila mula kay Tita Lira na mayordoma pala ito roon at dating yaya ni Chris. Ngumiti ang matanda. Kumusta ka na, iha? Tanong nito na mukhang hindi nagulat pagkakita sa kanya.
Marahil ay may nakapagsabi na rito ng tungkol sa kanya. Kabuti naman po, inalabas niya ang pulseras mula sa bulsa ng suot niyang pantalon. Heto na po ang bracelet niyo. Salamat anak. Nanang, hindi ko pa talaga ninakaw yan. Promise po talaga, promise. Alam ko namang hindi mo ninakaw ito. Maluwang kasi ito sa braso ko kaya hindi ko napansing nahulog pala. Mabuti nga at sa pwesto niyo pala nahulog. Kung hindi, ay baka hindi na naibalik ito. Akin ang bracelet, Ate Minda. Ako na magpapasikip diyan. Ani Tita Lira na nasa kanyang tabi. Ibinigay naman ng mayordoma ang pulseras dito. Pumasok na sila sa loob. Iyon na ang simula ng buhay niya sa mansyon. Pumayag na siyang tumira doon ayon sa kagustuhan ni Tita Lira. Wala siyang karapatang tumanggi sa grasya. Natitiyak niyang iyon din ang gustong mangyari ng kanyang mga magulang. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang maging karapat dapat sa kagandahang loob ni na Tita Lira at Tito Carlos. Kinahapunan ay isinapa siya ni Tita Lira sa isang mall na pagmamay-ari ng pamilya nito. Ipinamili siya nito ng mga damit, sapatos at iba pang mga personal na gamit. Pati sina Bodji at Lola Salome ay ipinamili rin nito. Hindi lang na mga damit, pati na rin ng mga grocery items. Nakilala kasi nito ang maglola nang sunduin siya nito kanina. Laking pasasalamat niya sa ginawang kabutihang loob nito. Lalo tuloy niyang naisip na tama ang naging desisyon niyang magpakupkup dito dahil hindi lang siya ang natulungan nito, kundi pati ang mga taong mahalaga sa kanya. Tuwang-tuwa si na Bodji nang matanggap ang mga biyaya. Pagdating nila sa mansyon ay tinulungan siya ni na Elma at Mina, mga katulong doon, na ilagay ang mga gwagong biling damit at mga gamit sa closet ng kanyang silid. Ang sarap naman ang kapalaran mo, Susan. Biglang yaman ka. Ani Elma, na ilang minuto pa lang silang nagkakausap, ay parang close na sa kanya. Pinagbawalan niya ito na tawagin niyang senyorita, dahil sa tingin niya ay hindi siya nararapat sa pagtawag na iyon. Anong biglang yaman? Sampid lang ako rito, no? Huwag mo nang isipin yon. Kusang loob kang pinatira dito. Nina, senyor at senyora dito. Inayos nito ang mga sapatos sa shoe closet. Pero hindi naman gusto ng anak nila na nandito ako. Alam mo, mapait naman si Senyorito Chris. Naninibago lang siguro siya na may bagong miyembro ng pamilya, kaya ganoon siya. Ani Elma. Talaga? Mabait yun? Hindi halata. Oo, si Senyorito Chris. Seryoso at mukhang saplado. Pero hindi naman siya malupit sa amin. May mga pagkakataon lang talagang mainit ang ulo niya. Kapag ganun ang mood niya, lumalayo-layo na kami. Pero in fairness, guwapo pa rin siya kahit madalas na kasimangot. Kasi naman, na-indespair sa pag-ibig eh. Yung nobya niya dati, iniwan siya. Narinig lang namin iyon sa pag-uusap ng mag-ama habang umiinom sila ng alak sa bar. Iniwan si Senyorito ng jowa niya kasi gusto na lang kasal ng babae pero hindi pa raw handang magpakasal si Senyorito. Nagtampo ang Gerdalush kaya umalis ng bansa at hindi na nakita ni Senyorito. Nung isang taon lang nangyari iyon, 2 taon na silang mag-on ang maghiwalay sila. Pagkukwento ni Elma. Iniwan? Ulit niya sa sinabi ni Elma. Kurik! Bakit naman siya iniwan ng jowa niya? Dahil ba masungit siya? Talaga? Kaya naman pala napakasungit ni Chris, iniwan pala ng nobya? Oo, kaya kung susungitan ka ni Senyorito, huwag mo nalang dibdibin. Unawain mo nalang na ganun talaga ang mga sawi sa pag-ibig. Pero sabi mo, nung 1 taon pa nangyari yon, bakit hanggang ngayon ganun pa rin siya? Kasi siguro, mahal pa niya yung babae. Kung mahal niya yung babae, bakit hindi siya pumayag na magpakasal? Eh, hindi pa nga raw handang mag-asawa si Senyorito. Ayaw pa niyang magkapamilya ng sarili. Gusto niya, boyfriend-boyfriend lang muna. Eh, yung babae naman, gusto na lumagay sa tahimik. Sagot ni Mina. Napatangutang mo siya. At least ngayon, alam na niya kung bakit ganoon si Chris. Broken-hearted pala ito. Sigurado akong napakaganda ng babaeng iyon. Wala sa loob ng wika niya. Ay, oo. Bulalas ni Alma. Beauty queen ang dating jowa ni Senyorito. Nanalo sa binibining Pilipinas, mga 4 o 5 taon ang nakakalipas.
Kaya naman pala siya nagkaganoon ng iwan siya. Nakita ni Susan si Chris sa bar. Pinagmasdan niya ang pagsasali nito ng alak sa basong nilagyan nito ng yelo. Parang malalim ang iniisip nito. Nilagok nito ang laman ng baso at pagkatapos ay nagpakawala ito ng hangin. Iniisip kaya nito ang babaeng nag-iwan dito? Tama si Elma. Gwapo talaga ito kahit nakasimangot. Paano pa kaya kapag ngumiti ito? Ngunit sa tingin niya ay malabong ngumiti ito sa kanya, kaya siguro mas maganda na imagine na lang niya ang itsura nito kapag nakangiti. Nang mga sandaling iyon ay iniimagine niya ang ngiti nito nang maramdaman niya ang pagbali nito sa kanya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay nito. Hi! Nakangiting bati niya rito. Naibalik ko na nga pala kay nanang ang bracelet niya. Hindi ito sumagot. Inubos nito ang laman ng baso at muling tumingin sa kanya. So far, are you enjoying your new life? Ha? Ang sabi ko, nag-e-enjoy ka ba ngayon sa bagong buhay mo? Alam niyang nanguuyam ito. Hindi masyado. Totoo naman iyon. Sa loob ng 3 araw na pananatili niya roon, ay naging masaya naman siya dahil sa maginhawang buhay at sa pagtrato ng mag-asawa sa kanya na tila tunay na anak. Ganun pa man, hindi lubos ang kasiyahan niya dahil alam niyang ayaw sa kanya nito. Namimiss din niya sina Boji at Lola Salome at ang mga alaga niya sa pet shop. Nagbuga ulit ito ng hangin. Hindi masyado? Hindi ka ba kontento na nakatira ka sa isang malaking bahay? Kumakain ng masasarap na pagkain at nagbubuhay prinsesa? Malapit ka na rin mag-aral sa home study program. Ano pa bang gusto mo? Naglagay ito ng yelo sa baso. Ah, alam ko na. Baka gusto mo na rin ng credit cards para makapag-shopping ka maya't maya. Sama talaga ng ugali ng lalaking to. Mukhang pera talaga ang tingin nito sa kanya. Hoy, Mr. Sungit. Hindi ako mukhang pera, no? Oo, inaamin ko. Gusto ko ng pera. Ikaw ba? Ayaw mo ba ng pera? Lahat ng tao gusto ng pera. Kailangan natin yun para mamuhay. Pero hindi ako gahaman tulad ng tingin mo sa akin. Ngumisi ito. You're right. Panggagaya niya dito. Kung sa asaran lang din ay kaya niya ng tapatan ito, malakas siyang mag-asar. Si Boji lang ang tanging may kakayahang talunin siya sa larangan ng asaran. Tiningnan siya nito ng matalim. Tinapatan niya ng talim ang tingin nito. Kung kaya mong bilugin ang ulo ng mama at papa ko, ako ay hindi. Wala naman akong balak na bilugin ang ulo mo para lang matanggap mo ako rito. Bahala ka sa gusto mong isipin tungkol sa akin. Basta ako, nandito lang ako dahil gusto ng mga magulang mo na nandito ako. Hindi ko naman ipinilit ang sarili ko rito. Sila pa nga ang namilit sa akin. Kaya, Mr. Sungit, masanay ka na nandito ako, okay? Nagsalubong ng mga kilay nito. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Porke ba kinupkup ka ng mga magulang ko? Feeling mo na magka-level na tayo para kausapin ako ng ganyan? Talaga palang mababa ang tingin nito sa kanya. Ay, sorry po senyorito, nabigla lang po ako. Kasi naman kayo, kung makapanghusga, akala nyo kilala nyo na ho ako ng lubusan. Hindi nyo pa ho ako kilala kaya wala ho kayong karapatang husgahan ng pagkatao ko. Iyon lang at nilayasan na niya ito. Nakakainis talagang lalaking iyon. Alam niyang kahit hindi ito nakainom ay ganoon pa rin ang magiging pagtrato nito sa kanya. Kung gusto nito ng away, hindi niya uurungan ito. Kumakanta-kanta pa si Susan habang nagdidilig ng mga halaman sa isang bahagi ng napakalawak na hardin nang may marinig siyang tumawag ng pangalan niya. Si Yaya Minda iyon. Ang batang to? Ano bang ginagawa mo riyan? Nagdidilig po. Bakit ikaw nagdidilig? Maraming gagawa niyan, iha. Sinabi ko na sa'yo na hindi ka dapat gumagawa rito sa bahay. Baka magalit si Sir Carlos at si Lira kapag nalamang hinahayaan ka namin gumawa rito sa bahay. Bakit naman po sila magagalit? Hindi naman ako senyorita rito, Yaya. Gusto kong makatulong po kahit papaano. Senyorita ka na rin. Inagaw nito sa kanya ang water hose. Hindi po, Yaya. Hindi ako amo rito. Hayaan niyo akong gumawa ng mga gawaing bahay. Noong isang araw at nang dangdaang araw, ay pilit na tumulong siya sa mga gawaing bahay sa kabila ng pagtanggi ng mga katulong. Tumulong siya sa pagluluto ni Yaya Minda sa pamamagitan ng paghihiwa ng mga gulay.
Tinulungan din niya si Elma sa paghuhugas sa mga pinggan. Siya ang naglilinis ng kanyang silid tuwing umaga. "Huwag ka nang makulit, Susan. Ibinili nila na huwag kang pakikilusin dito." "Pero nakakabato naman ang walang ginagawa. Ayoko ng ganito. Hindi ako sanay na nakatunga nga lang." Sa umaga hanggang hapon ay wala ang tatlong amo roon. Sina Tito Carlos at Chris ay nagtatrabaho. Si Tita Lira ay may posisyon din sa kumpanya ng pamilya. "Iha, masanay ka na sa buhay ng isang mayaman." "Pero hindi po ako mayaman. Alam niyo naman pong sampid lang ako rito." "Pwes, malapit ka nang maging lihito mong mayaman." "Ano bang sinabi ninyo?" Ngumiti lang ito ng makahulugan at ito na ang nagtuloy ng ginagawa niya. Sinubukan niyang agawin ulit rito ang hos, ngunit hindi siya hinayaan itong makuha iyon. "Manood ka na lang ng television sa entertainment room, iha. Para malibang ka, marami mga DVDs doon." "Ginawa ko na yan kahapon. May fitness gym sa attic, may gaming room din doon, may swimming pool sa likod. Marami mapaglilibangan dito." Ang totoo ay napuntahan na niyang lahat iyon. Nakakamangha na may sariling fitness equipment sa loob ng bahay ang mga Herrera. Mayroon ding gaming room na may billiard tables, tennis table, football table, mini golf mat, PlayStation, Xbox at marami pang iba. Wala naman siyang makalaro kaya baliwala rin ang mga iyon sa kanya. Hindi rin siya marunong lumangoy kaya hindi niya ma-appreciate ang napakalaking swimming pool na may bilog na jacuzzi sa pasaligid. Noon niya naisip na mas masarap palang mabuhay kahit mahirap lang, basta may kasama sa buhay. Bigla niyang naisip si Boji. Baka pwede niyang dalhin ito roon para may makalaro siya sa gaming room habang wala si Tita Lira. Mabilis na tinungo niya ang kanyang silid upang kunin ang cellphone na ibinagay sa kanya ni Tita Lira. Nag-text siya rito upang mapag-alaman kung pwede niyang dalhin sa mansion si Boji. Pumayag naman ito at sinabi na magpasama siya kay Mang Raul. May hatid na saya ang pagtira ni Susan sa mansion, subalit may lungkot din dahil may iwan na niya ang mga taong karamay niya sa lungkot at paghihirap. Makakasama niya sa iisang bubong ang lalaking napakasuplado at ayaw sa kanya. Paano siya makakapamuhay ng normal kung bawat kilos niya ay may nakaabang sa dalaga? Iyan ang dapat ninyong subaybayan, kaya huwag po kayong bibitaw. Abangan!